Madam, puro yan. Ano? Tingnan nyo. Napasok yung ano kamay ko. Ayan o. Ang hapdi. Let's go. Are you excited? So... No. Come. Ha? Oh, abanti ka lang. Ayan, yan, yan. Ayan. O, huwag mong awayin dahil para sa'yo yan. Para sa'yo yan! Ha? Para sa'yo yan, oo. Para sa'yo yan, oo. Maraming salamat, ha? May baka ka na. So, kiss Mama Virgin, Papa. Kiss. Oh, very sweet. Ah, ano, sabay-sabay yan, sabay ka? Right. Oh, okay. Right. Oh, very good. So, you kiss me? Oh, it's a tie. So, you girl and girl. I'm a boy. I'm sorry. Okay, kiss me, Mama Virgin. Kabila. Bye-bye! Oh, giling-giling. Igiling-giling-giling-giling na. Igiling-giling. Igiling-giling-giling-giling na. Igiling-giling. Matulungan. Ang hinahangad ko talaga mangyari na matulungan pa ako. Makanakad ako. Pagbili ka ng ano, ng ulam mo mag... Ito, magkarni kayo, ha? Apo, ay salamat. Kayo. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Dahil malaking tulong na to sa amin. Opo. Salamat din sa mga OFW na nagtitiwala sa aking programa na yung tulong talaga ninyo is ibinubuhos ko sa mga mahihirap dahil awang-awa ako dito. Hindi ninyo, ang kinakain nila, ano, gabi maliliit, naabutan ko pa yung anak niya na nandun sa sagyo niyan, tapos naghahanap ng makakain, tapos salamat sa inyong tulong. Wala, kumbaga, dahil din sa tulong ninyo talagang nagagawa ko yung aking programa para sa mahihirap. Sabi ko, mamatay lang ako, basta magawa ko lang lahat araw-araw ako namimigay ng tulong sa mga mahihirap, masayang-masaya na ako. Pasensya ka na, naawa ako sa'yo kasi gumagapang ka na maiahon ang iyong ano, ang iyong dalawang anak. Pinagluluto mo dahil nagtatrabaho yung anak. Salamat sa pag-aasikaso bilang tunay na ina. Kasi ang nanay ko talaga sa totoo lang, laking galit ko sa nanay ko kasi yung pagmamahal na pinapakita mo sa anak mo, hindi ko naramdaman sa kanya. Binubugbog ako ng nanay ko. Lahat, sinasakal, sinusuntok ako. Ang dami kong naranasan. Hirap sa aking nanay. Pero yung nakita ko sa'yo, isa kang tunay na nanay na kahit wala ka nang, nawalan ka ng pag-asa, pero lumalaban ka pa rin. May linta dito, wala? Wala po. Baka may linta dito, ha? Sipsipin ang aking ano, ang aking pagka-virgin. Go na, takbo na! Nay! Magandang hapon po! Magandang hapon! Ano? Maray na hapon sa imbo! Sa Indo! Ano? Nay! Pagkain ako! Walang pagkain dito! Wala ang kasama dito? Ano daw? May kasama bigyan ka wala! Bigyan mo kaluto! Sige! Bigyan! Di ka mabigay! Bigyan mo ko parloto! Anong gusto mo ibigay ko sa iyo, Tatnay? Ha? Anong gusto mo? Bigas? Ha? Bigas ang gusto mo? Ano? Bigas? Eh, bigas at may ulam. Ah, may ulam. Nasaan yung bigas ta? Kayo pala may bigas? Sino yan? Si Kuya Bal ito. Ha? Kuya Bal. Lalabay na ano? Kuya Bal, si Kuya Bal ito. Lalabay. Sino maluto sa iyo dito? Sino nagluluto? Wala lulutuin. May kaldero ka wala? Ha? May kaldero ka? May kaldero. Ano, mabili kang bigas o may bigas ako dyan? Hingi. Wala akong pahinga ko. Nay, anong pangalan mo, Tabi? Pangalan mo? Ha? Damian Ayases. Ilang taon na po kayo?
Ha? Ilang taon ka na po? Kabarito. Ilang taon ka na? Ilang taon? 50. Magkano po yan? 20. 20? Oo. 20 pala yan? Ito, magkano ito? Ay, tama na. Kung ibibigay mo, bigay mo na. Magkano yan? Bibili ko ito yung pagkain ko tinapay. Oh, marunong ka magbili. Bukas, mauwi ako, bibili ko ito. Oh, ito pa, oh. Yan. Lakad na kayo. Paalisin mo na kami. Madala kong bigas dito. Ha? Gusto mo ng bigas? Wala dito ang bigas. Bibigyan kita ng bigas, bibigyan. Ay, sa'yo na nga. Sa'yo na yan? Oh, layas na kayo. Malis na ako? Ha? Malis na? Oo. Gusto mo ng pansit? Nasaan? Ayun, kinukuha na. Para makakain kang pansit. Nasaan ang mga anak mo? Wala, nagtrabaho. Kung sa'yo na nga. Bakit? Ayaw mong pera? Wala akong pera. Sa'yo na yan? Umalis lang kayo, ha? Alis na ako? Oo. Babay na? Lakad na. Nay, ha? Malis na ako? Oo, lakad na, alis. Isasama kita? Ay, ayaw ko! Bakit? Maabot natin Manila. Nay! Ayaw ko! Tinapunin na yung pera. Kaya po, kung sakali man po na ano yung mawala sa mundo, mas maganda po nandun ka lang sa ibang tao. Ay sa kanila. Pero masakit yun, Kuya Roldan. Wala ka sa feeling ng pamilya mo. Sanay na po ako doon. Gusto ko lang itong, okay lang Kuya Roldan. Gusto ko lang kasi itong maging aral sa iba. Sa mga makakapanood ng kwento ng buhay mo naman. Baka pwedeng pakwento sa amin. Paano nagsimula na wala yung pagmamahal mo o respeto mo sa mga kapatid mo? Na umabot nga sa ganyan, na iniwan mo sila, mas minahal mo pa yung iba sa kanila. Eh, doon ko po kasi nakita sa ibang tao yung bang, kahit di naman po lugso ng dugo, yung pag-ano mo sa kanila, pag-asikaso sa'yo, na pag-aray ka, kumain ka na ba? Ngayon, ganun. Tapos yung bang, yung tinuring ka nilang kadugo mo, kahit di mo sila ano-ano, hindi mo sila, hindi ka sasabihan ng nakatulong ka na, susumbatan ka pa. Tapos sanay naman po akong tumulong sa kapwa, kaso wala. Pinanganak ko akong ganito. Ang mahalaga lang po sa akin kung ano yung pinakita sa akin, gusto ko lang ako naman po ng kabutihan. Yan lang po yun. Okay. Ilan po kayo magkakapatid? Ano po kami? Anim na lang po kami na dyan. Lahat po sila may sama po kayo ng loob sa kanila? Eh, wala naman po. Meron ako po panganay dun sa naiwan ko sa Manila. Kaya lang yung pagkapanganay po na yun, nabali wala na po kasi po, may sarili po silang buhay. Gusto yung kumang po silang makita, kaso ganun din po eh. Naharap mo, mabuti ka, pag italikot mo, wala ka na. Kaya mas maganda, ikaw na lang mag-isa. Ito kuya, mapapanood po nila to. Ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanila? Mahal ko po sila lahat. Hanggang po ako nabubuhay, mahal ko po sila. Yung katuloy niyo po niya, yung anak ko po, masama loob sa akin. Lalo na po yung anak niya. Sige po, ilan taon na po siya kaya? Po na yun, 17 na po. 17? Ano? May anak na po yung isa. Kung sabi niyo po? Kung ano man ang pagkukulong ko sa anak, ito na ang bahalang magano, pagdating ng araw, mahalin mo, magkaharap tayo. Sa mo lang sabihin sa akin yung sama ng loob mo. Pag-iingat ka na lang po palagi, lagaan mo yung anak mo. Gusto mo siya makita? Pwede po sana, kaya lang eh. Mas may nabutay ko na po yung bang ano. Hindi ko na po siya, ano, basta nalalaman ko lang po na ayos lang po siya. Ayaw mo siya makita? Hindi naman po. Gusto ko nang maharap, kaya lang, siyempre po yung bilang isang ama, masakit din po yung ginawa ko sa kanya. Iniwan ko po siya simula sa pool na maliit siya. Dahil po siyempre, sa galit po sa magulang niya, yung sa nanay niya. Pero mali rin po ako doon, nagkamali rin po ako doon. Hindi ko po inalam ko ano dahilan, mas pinas ako pong lumayo na mag-isa. Kung saan po ako sumama, kung saan ako pumasok. Wala po, napadpad po ako dito, sa Bulacan. Wala po ba kayong plano na mag-asawa ulit ka nun? Wala po akong mahala kong mag-asawa. Basta po yung anak ko lang, yung malalagay lang siya sa ano. Kasi yung anak po doon, ang trabaho lang po noon, nagtatawag lang po yun. Nagtatawag lang sa bangketa. Yan lang po yung pinapakain niya sa anak niya. Nangyayari nga po ng tulong sa akin. Wala naman po akong trabaho, wala akong pera. Kaya puro, siyempre, kasama po sa bilang isang magulang,
na minsan ng anak makapagsalita po sa'yo nung masakit, pero ayos lang po yun. Alam, malihip po ako, alam ko po yun eh. Wala lang po ang magawa, wala lang tulong, wala lang trabaho, wala lang pinag-aralan. Kaya mas malang bumuti ko na lang po na yun. Kung na lang po makita, basta hinihin ko lang lagi. Nasa malakas siya, matino yung isip niya, ilayo siya sa kamamakan, barkada, sakripisyo niya bilang isang magulang na rin. Ipuhok siya lang po sa anak niya. Tama po.